Magandang gabi o araw sa'yo, ngayon ay magre-restore tayo ng vintage na Raiders hat na galing sa isang follower ko. Aba, ang swerte mo naman, nag-follow ka lang, nakalibre ka pa ng pa-restore. Baka naman, joke lang. Sana pag na-restore ko na ito ay makalimutan mo na para akin na lang ito, wahaha, biro lang, pero pwede mo din seryosohin. Tignan nyo, parang nakulam na ang sweatband nito, ginawa mo atang ipasuot ito sa kalabaw kaya nagkaganyan, pero sa totoo ganyan talaga ang sakit ng mga vintage cap, lalo na kung wala ka naman balak ibenta ito dati. Kung alam mo lang siguro na magmamahal yan, baka inalagaan mo, pero pasalamat ka at nakilala mo ko. Ngayon alam mo na paano magpa-restore ng cap, let's go. Dito na lang tayo sa lab abo maglaba, at merong tao sa comfort room, masakit ata ang tiyan, lagyan mo ng tubig ang planggana, yung sakto lang sa cap mo, para di maaksaya sa sabon, baka pagalitan ka pa ng nanay mo. Gumamit tayo ng Joy, isang patak talo ang duming sang katutak, lagyan mo din siya lots ng Downy o kahit anong pampabango para din syempre bumango pag suot mo. Ito ang ginagamit ko pang brush sa cap, pwede din toothbrush basta malambot yung brush, bawal mong gamitin yung free mo sa Sogo, kasi matigas yun, at magagasgas and cap mo don, lab ang pogi lang lods, huwag ka mang gigil sa cap mo, at hindi ka naman yan inaano, dapat din nakangiti ka habang naglalaba para masaya, dapat happy lang. Pagkatapos natin labahan, bilad na natin ito sa initan, sana lang ay walang magnakaw at wala ako pang abono pag nawala ito. Sabit muna kita dyan, mukhang enjoy na enjoy ka naman, at mas ayaw sayaw ka pa, akembot mo akembot mo. Kapag medyo tuyo na, pwede na natin siya simulan i-plancha. Medyo ka gumamit ng ordinary na plancha, pero lalagyan mo siya ng basang tela para hindi ma-damage ang cap. Ang gamit ko ay steamer na nilalagyan lang ng tubig, para di ko na kailangan lagyan ng basahan yung cap. Mas madali din siya planchahin habang nasa hulmahan ang cap. Di din siya nag-de-dry kasi may tubig na binubuga yung steamer. Oo, tama ka, meron yan sa Shopee at Lazada. Siguraduhin mo lang na lahat ng may gusot ay madaanan ng steamer para mawala na ang lahat ng wrinkles ng cap mo at pumogi na din ito kagaya ko. Kapag planchado na parang si Rizal, papatigasin na natin yung frame niya gamit ang Rubust ay Faultless Stronghold pala. Ito ay ginagamit madalas ng pagre-restore ng tindig ng mga cap para maging maangas ulit and forma niya gaya mo. O kala mo ako na naman, no, ikaw naman para happy ka din. Spray dito, spray dyan, spray doon, spray ka lang ng spray, hanggang malagyan mo na lahat ng part ng cap mo na gusto mo patigasin. Yung iba naglalagay din sila niyan sa loob, ako kasi sa labas lang, okay na sa akin, ayaw ko kasing malagyan yung loob ng cap. O malapit na matapos, click mo naman yung follow at heart. Baka pagkakitaan ko na din itong TikTok. Salamat sa'yo, sana. Yan po, gina naman, pwede mo na benta agad ng 15k kaso wala palang tag na maayos kaya 14k na lang, ahahaha, corny, kawawa talaga ang sweatband nito, isang suot na lang ata tumabubura na, pero wag ka mag-alala, aayusin natin yan, malakas ka kasi sakin, para di ka na sad boy. Ngayon naman ay lalagyan natin ng bagong sweatband at magmuka naman bago ito. Kung may cap ka ngayon na gusto mo din alagaan, bumili ka din ng sweatband, 100 lang ata ito, may mga nagbebenta nito sa marketplace o kaya sa Lazada at Shopee. Ayusin lang natin ang paglagay at medyo sticky ito. Kapag alis ka ng alis o lagi mali ang lagay mo, baka mawala ang dikit. Advisable lang ang sweatband kapag ang cap mo ay minsanin mo lang gamitin, kasi kung lagi at mapawisan siya, malamang lalabahan mo din yan lagi. Pero mas maigi na iwasan natin lagi labahan, wipes lang sa mga part na may dumi ay okay na yun. Pasukat lang guys, tutal ako naman gumawa, kahit papano man lang makasuot ako ng vintage. Poging-pogi na ulit. Pwede mo na gamitin ulit pagpasok mo, pasensya na sa porma ko, work from home lang kasi ako. Malamang ikaw din, ganyan ka din sa Zoom mo. Maraming salamat. Don't forget to follow. Keep it vintage.